What's up mga ka-G? Welcome back to Daddy G's Kitchen. Ngayong araw tayo ay gagawa ng napakasarap na tinapay na may palamang yema. At ito ay nagmula pa sa province ng Camiguey. So wag na nating patagalin, simulan na natin ang paggawa ng famous pastel buns o pastel di Camiguey. Narito ang listahan ng ating mga ingredients. Ilalagay ko rin po ang eksaktong ingredients sa description box. Ang una nating gagawin ay gagawa muna tayo ng custard filling o ang ating yema na palaman. So ilalagay ko na sa ating cooking pot ang isang lata ng condensed milk at ang 5 pirasong egg yolk. At lulutuin natin siya sa mahinang apoy para di masunog. And mix it well. So ayan, ilalagay ko na din ang 1 teaspoon ng vanilla. At pag lumalapot na siya, ilalagay ko na rin ang cornstarch na tinunaw ko sa 1 tablespoon ng tubig. At muli nating haluin ng mabuti para hindi mamuo yung cornstarch. So yung cornstarch po natin ay magdadagdag sa thickness ng ating yema. Maglalagay din po ako ng konting asin pang balance ng sweetness ng ating yema o custard filling. At once na nagiging sticky na ang ating yema, ilalagay ko na rin ang butter. So kalahati lang muna ilalagay ko. Haluin ko lang siya ng mabuti para well incorporate ang ating mga ingredients. So ayan, nahalo na natin ng mabuti. Ilalagay ko na muli ang half ng ating butter. At continuous lang po ang paghahalo para hindi masunog ang ating yema. At sa mahinang apoy pa rin ang pagluluto. Konting tiyaga lang sa paghahalo hanggang sa maging thick o ma-achieve natin yung consistency na ating ninanais. Mas solid siya, mas maganda. So pwede nyo siyang gawin 1 day before or kahit 3 days ahead. So ayan, ganitong texture po dapat. Tapos ililipat na natin siya sa isang bowl. Then palalamigin lang natin siya ng ilang minuto bago natin siya ilagay sa ref. At bago natin siya ilalagay sa ref, lalagyan muna natin siya ng plastic o cling wrap. Dapat po ay nakalapat ang plastic sa ating yema para hindi magkaroon ng matigas yung ibabaw habang siya ay nasa ref. Or kahit sa chiller lang po. So ayan, ilalagay ko muna siya sa ref at palalamigin ko lang siya ng overnight. So ito na, next procedure na tayo. I-check ko lang yung ating yeast. So magpapabulo muna ako ng ating yeast. Maglalagay lang ako ng 1/4 tablespoon ng sugar at ng 1/4 cup ng lukewarm water and 2 tablespoon ng instant yeast. Ginagawa ko to an hour before para ma-check ko kung active pa yung ating yeast o patay na para hindi masayang yung ating ingredients. So iset aside lang natin siya ng about 20 minutes o basta nag-bloom na siya. So mag-sift lang ako ng ating harina. So ito ay 3 1/3 cups po ito para pino at masala yung mga namumuo at dumi sa ating harina. All purpose flour po pala itong aking ginamit. So ito na mga ka-G, gagawa na tayo ng tinapay gamit ang ating mixer na regalo ng sponsor. At sisimulan ko ng ilipat ang ating harina sa mixing bowl. Gagamitin na natin ang stand mixer. At maglalagay rin po ako ng 1/4 cup ng milk powder, any brand mga ka-G. At maglalagay rin tayo ng 1 teaspoon ng asin. So ayan, i-mix lang natin ang ating mga sangkap. At bago ko makalimutan, maglalagay pala tayo ng 1/4 cup ng white sugar. At haluin muli natin ang ating mga ingredients. So ayan, at pagsasamahin ko naman ngayon ang ating liquid ingredients.
ang 1 teaspoon ng vanilla at 3/4 cups ng evaporated milk. Pwede rin pong fresh milk. So, iset aside lang natin. Then, iseset ko lang ang ating stand mixer sa low setting. Ayan, nagsisimula na siyang umikot. At ilalagay ko na ang ating 1 medium size ng egg. Ang next na ilalagay po natin ang pinabloom na yeast. So, ganito po ang itsura ng nagbloom na yeast. Foamy po ang kanyang itsura. So, ibig sabihin ay active pa yung ating yeast. Mas maganda kung ganyan ang inyong gagawin para sure na aalsa ang inyong tinapay. Lalo na pag ganitong maulan ang panahon, ang hirap umalsa ng tinapay. So, ayan, once na nagmix na ang ating mga ingredients, ilalagay ko naman ang paunti-unti ang ating liquid ingredients. Tapos i-adjust ko ang speed ng stand mixer. Lalakasan ko na po, ito ay nasa number 3. Hayaan lang natin siya ng 5 to 7 minutes. So ayan, kung nakikita nyo, well combined na ang ating mga ingredients. Ilalagay ko na ang ating butter. So nagmelt na siya dahil kanina pa to, no? Pwede din po na room temperature na butter. Wag lang po yung kakagaling lang sa ref. And by half po ako maglalagay ng ingredients. Gusto kasi yung well incorporate yung ating mga ingredients. At dinagdagan ko ulit ang speed. For the last time, ginawa ko siyang 4 to 5 ang kanyang speed. Hayaan lang natin approximately 10 to 15 minutes. After 15 minutes, kung nakikita nyo, clear na ang ating bowl. So, papatay na natin ang ating stand mixer. Ibig sabihin yan ay okay na ang ating dough once na clear na ang ating bowl. So, ayan, kunin na natin ang ating dough at ibibilog ko lang siya ng ganito. Pwede nyo pa rin namang gawin yung window pane test. So once na nabilog na natin siya, maglalagay lang tayo ng cooking oil sa ating mixing bowl at lagyan din natin ang ating dough. Papahiran lang po natin yung ibabaw. So konting cooking oil lang po ang ating ilalagay. So tatakpan lang din natin siya ng malinis na tela or cling wrap. So ayan, tatakpan lang muna natin siya at paaalsahin natin ng 30 minutes o hanggang sa magdoble ang kanyang size. So ayan, after 30 minutes, nagdouble na ang kanyang size. Punch out the gas. Then ililipat natin dito sa ating working table. Maglalagay lang ako ng konting harina sa ating table para hindi dumikit ang ating dough. So ayan, i-roll ko lang siya ng konti sa harina at ating titimbangin ang ating dough kung ilang timbang. So ito ay approximately 740 kung hindi ako nagkakamali. So ayan, 742. So i-divide natin siya sa 24 pieces. So ito ay nasa 30 grams sa bawat isa. So kung gusto nyo ng mas marami, i-double nyo lang yung volume ng ating mga ingredients. So ayan, i-portion lang natin at bibilugin ko lang siya ng ganito. Palagi ko siyang tinitimbang para pantay-pantay ang pagkakagawa ko ng tinapay dahil hindi pa ako ganun kagaling sa pag-proportion ng tinapay. Pagkatapos natin makagawa ng 24 pieces, maglalagay na tayo ng palaman. So narito yung ginawa kong yema o custard filling na ginawa ko kahapon. So kung nakikita nyo, solid na solid, no? Maganda yung ganitong consistency para madaling ilagay at pag naluto siya ay oozy and dewy ang kalalabasan. So ayan, i-flat lang natin ang ating dough ng pabilog. Then gagamit ako ng 1/2 tablespoon na scoop sa paglalagay ng ating yema filling o ng ating custard filling. O pwede nyo rin naman tantsahin mga kaji ang paglagay ng yema dahil sobra pa rin ang
1 half tablespoon na aking nilagay. So may sobra pa sa ating ginawang yema filling. At kung kayo ay may katanungan o suggestion, pwede kayo mag-iwan ng comment sa comment box na makikita lang sa baba ng ating video. So ayan, isarado lang natin ng maigi ang ating tinapay para hindi lumabas yung ating nilagay na yema. So ayan, gumawa pa tayo ng isa. So kukuha pa tayo ng isang dough. Pero bago ang lahat, mga ka-G, ang ginagawa ko kung ano yung makinis, siya yung harapan ng ating tinapay. So ayan, no, yan kung nakikita nyo, yan yung makinis. So itataob ko lang siya ng ganito at i-flat ulit natin siya. So ayan, tapos mag-i-scoop lang ulit tayo ng ating yema. So kayo nang bahala, mga ka-G, kung gaano karaming yema ang gusto nyong ilagay. At isarado lang natin ng maigi, no, parang siomay. Para hindi matanggal o lumabas yung ating palaman na tinapay. So ayan, tapos na tayo magpalaman. Narito po ang ginawa nating 24 pieces na tinapay. Umalsa na yung iba sa tagal kong magpalaman. So ayan, muli nating paalsahin ng 40 minutes to 1 hour. So narito na po, nagdoble na ang kanyang size after 40 minutes. So papahiran lang po natin siya ng egg wash. Ito po ay yung pinagsamang itlog at yung gatas. Ito po yung brown sa ibabaw ng tinapay na akala mo ay sunog. Pero ginagawa po yun hindi lang pang design, yun din po ay magiging guide mo kung luto na ang iyong tinapay. Ayan, lulutuin ko lang siya sa preheated oven ng 150 degrees Celsius ng 15 minutes. Sa gitna ko po siya ilalagay, so ang apoy po nito ay taas. After 15 minutes, mga ka-G, ayan na ang ating tinapay. O kung makikita nyo naman ang ganda ng kinalabasan ng ating pastel butts. At di pa tayo tapos, no, palalamigin lang natin siya ng 10 to 15 minutes dahil malambot pa po yung ilalim niyan. Ayan, after 15 minutes, titikman ko na ang ating pastel buns o pastel di kamigin. O kung nakikita nyo naman, oozing ang yema filling. Punong-puno ng yema. Ayan, sige, tikman na natin. Ang sarap! Tamang-tama lang yung pagkakatimplan natin ng yema. Hindi siya ganun katamis. Tamang-tama. Actually, ang original na itsura nito ay parang cupcake. At dahil wala tayong cupcake molder, pwede na yung ganitong itsura. So, ayan, bago tayo magpaalam, kung nagustuhan nyo ang video na ito, pindutin lang ang like at i-share din natin sa iba ang bago nating recipe. At kung bago kayo sa ating YouTube channel, please subscribe at pindutin lang ang notification bell. Ayan, magpapasalamat lang po ako sa nagregalo ng ating stand mixer. Itago na lang daw natin sa pangalang Mr. M and Mrs. B. Magpapadali na ang paggawa natin. So paano, mga ka-G, hanggang dito na lang. Maraming salamat po. That's it! Please click to subscribe.